mas maganda rin kasi alam. Tsaka sabi ko kasi, ilang beses na ako na nominate. So, nakakabaliw na isipin, bakit ako, ano bang nagawa ko? Yeah, it helps you grow. Kaya gusto kong malaman, grow as a person. Anong mali sa akin, gano'n. Maya-maya ay narinig na ng mga housemates ang hudya. Ayun na, sino na yun. Oh! Merda! Oh, akong villager ka talaga! Madami! Mualas nga, sarap may open! Mga gonggong! Kaya sabi ko, tandaan niyo yung mga sinasabi niyo kasi assessment din niyo sa sarili. Wala? Isa lang. Ah, meron? Isa lang. Si Borgador. Hindi ilan kung ilang points. Kay ano, kay Karen. Ayan, for my 1 point, kuya, I give to Madam Inuts for the same reason po. I think she is one of the most helpful persons here. For the same time, successful na rin po siya sa labas. Regardless naman happy po siya. Pero syempre, ipaglalaban niya to the very end, in the very end. Oh, Wala masama. May picture. So, hindi naman po ako nasaktan doon kasi maganda naman po yung message ni Karen. Kasi nga, pare-parehas kami na nararamdaman, kuya. Kumbaga, napakahirap sa, para sa amin mag-nomina ng bawat isa. Magalit yun. Fierce! Habang abala sa mga gawain, ang ibang housemates sunod-sunod na rin nakatanggap ng hudya. Hindi ka dyan, nabaligtan ah, talaga? Nakangiti ako? Binibigyan ko po ng 1 point si Mama Brenda kasi po baka minsan po sa mga hirit niya may masaktan siya or may di makasabay sa biro o niya, yun lang po. Example kay Benedict, lagi siyang napagpagtripan lalo na his experience bullying nung bata. Siya baka di ganun ka-aware si Mama Brenda. Sa mga joke, banat niya, lalo kaming tawang-tawa kami bentang-benta sa amin. Baka lang may nasaktan na pala. Okay. Ay, hindi, yung harap-harapan. Yun na pala yun, sorry. Okay, ito. First nomination, si Shai. Aww. I give 1.2 Eliza. We're not that close. We really haven't had that much opportunity to talk, have a deep connection. To me lang po. She hasn't really opened up. I don't know much about her. First nomination, understandable. Sumunod namang nakatanggap ng hudyat, si Samantha. Here. From Alexa, binibigyan ko ng 1 point si Ate Sam because I don't personally see her helping around the house po, kuya, sa pagluluto, sa pag-chop, at sa paghuhugas. Meron na lang talaga, son. Fifth nomination. Okay. Okay. Masarap po sabihin, basahin mo lang. 2 points. Binibigyan ko ng 2 points si Samantha dahil this week sa weekly task as the fairy godmother, parang leader sa task. Di klaro instruction niya sa mga housemates. Pag may nagkamali kami, madali siya magbiblame sa other housemates. May feeling na she kinda sinisisi niya yung ibang housemate. From Jordan. Oh my God! Can I see my picture? Revelation! I see you! Yeah. Because someone said that you're throwing me and Kyle under the bus. Oh, yeah. No. For everything that happened. No.